Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang araw, Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod ni Pipanyo Laborator. At syempre, sa araw po ito, mga minamahal kong mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy po na kasabay-bay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre, hindi din natin pwedeng kalimutan na pasalamatan ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nag-aabang at talaga hong sila ho'y sabik na sabik. Sa tuwing tayo po ay mayroon po nga pinalalabas ng mga videos dito sa ating programa, maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa abroad na kahit anong oras talagang kasama ho natin sila sa ating pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso po sa kanilang mga kapangyarihan. At maging sa ating mga bagong mga subscribers po, maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi din po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. At sana po sa lahat po ng ating mga kababayan na makikinig ho nito ating programa at manunood, sana po wag po kayo mag-skip ng ads. Nang sa ganun po ay mayroon po tayong kitain kahit papaano at tayo po ay makapagpatuloy ho sa ating pakikipaglaban o pakikibaka laban ho sa mga politikong korap na tumatapak at nag-aalis ng karapatan sa ating mga kapwa Pilipino at umaabuso at nagnanakaw sa kaban ng ating inambayan. At sana rin po, suportahan nyo po tulad po na sinasabi ko palagi yung ating pong isang channel doon po sa Pipanyo Labrador, the extreme commentator, nang tayo naman po ay lumaguho doon sa kabila nating channel. At maraming salamat po maging sa ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dumdum. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan ho natin kung saan napanood po kasi natin nung in-interview po itong inchikwakang na si Bongo. Ang galing! Dahil sabi niya, maaari na daw umaten itong si Digongyo sa anumang hearing na kung saan ipapatawag siya para po pag-usapan, talakayin o imbestigahan yung kanyang pag-abuso nung siya pa ang pangulo sa bansang ito na kung saan gamit yung kanyang kapangyarihan ay pumatay ng mahigit 30,000 katao na kung saan hindi po niya idinaan sa tamang proseso. Na kung saan tinapakan ho niya at inalisan niya ng kapangyarihan ang ating husgado at lahat ng mayroon tayong mga ahensya na may karapatan na mag-imbestiga o may karapatan na humuli o may karapatan na humatol. Sa ginawa po niyang yun, yung po yung kung saan ay talagang hindi po ikinatuwa ng ating napakaraming mga kababayan maging na mga kababayan nating mayroong katungkulan dito sa ating bansa. Na kung saan sa dami-dami ho naging presidente, tanging si Digongyo lamang po ang iisang katangi-tanging pangulo na tumapak, bumastos at yumurak sa karapatan ng ating batas. Na kung saan ang ginamit po niyang batas ay batas MPA. Batas komunista na kung saan ang nakinabang po noon ay ang mga Tsino. Ang nakakataka lang nito, mga minamahal ko mga kababayan, ay bakit noong na siya pa ang pangulo, eh takot na takot ho siyang umaten sa mga hearing na kung saan ipapatawag siya para siya ay maimbestigahan. Ayaw na ayaw niya. Ayaw na ayaw niya. Ang ginawa po niya ng mga panahon na yon, inuunti-unti niya po yung mga pwedeng mag-witness sa kanya, yung mga ginamit niya, kagaya ng mga preso, na kung saan ginamit ho ni Bantag. At yung preso na sumaksi ho dito kay Dilima, yung ibang preso na sumaksi dito kay Dilima, na pinatukhang na rin niya. Para nga naman, pag hindi na siya presidente, hindi na makakakanta yung mga yon. Kaya lang, awa pa rin ang Diyos, mayroon pa rin mga natira na bago mahuli ang lahat, kumanta na. Nagsirikant na. Nang sa ganun, kahit papaano, makagawa din sila ng kabutihan sa buhay nila. Kumbaga, yun yung sign na nagbago na sila at talagang tumatanggap sila ng kanilang mga kamalian. At yun na rin yung sign na gusto na nilang magbagong buhay.
Oh, tinan nyo, anak ni, ano, yung pinatay sa Vera Leyte ba yun? Oh, yung anak na drug lord din, itong si Espinosa ba yun? Oh, umamin na, binawi na rin na yung mga ginawa niya, sinabi niya, ay puro lamang yun mga kasinungalingan, nagawa lamang niya yun dahil nga sa tinatakot siya nito ni Duterte na kapag hindi siya nagsalita labang kay Dilima, itutumba siya kasabay ng tatay niya. So mga kababayan, kaduda-duda ho, matagal na po na gusto pong maharap matagal na po na nananawagan ang ating mga kababayan na sa Senado at maging sa Kamara na harapin ni Duterte yung mga katanungan na pilit naman niyang inaayawan. Kaduda-duda ho, bakit sa tagal-tagal ng panahon, bakit ngayon pa lang siya nakapag-isip na kung kailan hindi na siya presidente? At kung kailan naiipit na itong si Sara Duterte? At kung kailan mainit na rin sa kanila yung ating mga kababayan dahil nga sa kanilang mga pinaggagawa? Na kung saan, di ba? Oh, nakita yung presidente ha, kaalyado pa nila ito si ano, kakampi nila si Digongyo. Kakampi niya si Bongbong Marcos, pero hinahamon niya yung mga pulis, inaingganyo niya yung mga pulis maging mga militar na mag-aklas labang kay Bongbong Marcos kung di ba naman may toyo ito sa ulo niya. Na kung saan pinapatunayan lamang na bago po ipinapatay ni Duterte ang ating minamahal na kaper si Lapid, na totoo ang kanyang sinabi o yung kanyang hula na darating yung panahon na mismong itong si Duterte ang hahanap ng paraan para ho malubog o bumagsak itong si Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Nang sa ganon, ang pumalito itong si Sara Bulate. Nang itsura mukhang kitikite. Ha? Mga kababayan, kaduda-duda ho, sa taas ng panahon na gusto pong makausap ng Senado, maimbestigan ng Senado, maging ng Kamara, itong si Lutae. Eh ngayon lang ho ito nagsalita sa pamamagitan ho ito ni Bongo. Bongo, go, go, go. Sigurado, ginagago na naman po tayo ng mga ito. Malamang makakita na po ng paraan itong si Duterte kung ano at paano niya lulusutan itong mga krimen na kanyang ginawa. Mga kababayan, sa taas ng panahon, ngayon lang, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon na kailanang mga tao'y galit na sa inyo? Sana'y malaman mo, mga tao di na maniniwala sa lahat ng kasinungalingan nyo. Ayun, wala pa sa tono, ang pangit. Mga kababayan, ano na naman kayang gagawin nito ni Digongyo? At ano na naman kabulastogan? At ano na naman mga kadramahan ang gagawin nito? Pero nakikita ko po mga minamahal ko, mga kababayan, magkakaroon ho ng challenge dito. At dito natin makikita kung sino talaga ang kakampi ni Digongyo at sino ang kakampi ng mga Marcos. Kasi syempre, pag humarap na itong si Digongyo doon sa Senado, magpipiling presidente yan. Taas balikat yan. May pag-anong-ganon pa yan. Yung ganong style pala, mga kababayan, yung pag-anong-ganon niya, yan pala yung style ng mga drug lords. Yan pala yung style ng mga talagang kumbaga kasanib ng kulto. Na kung saan napatotohanan ho natin dahil yung kaibigan ho niya na si Kibulok na nagsasabing siya si Kristo, the only one son of God. Ha? The only one son of God. Niwala ka ngang napagaling, hindi mo nga napagaling yung pagiging manyakis mo. Hindi mo nga napagaling itong si Digongyo sa kanyang pagiging kriminal, sa kanyang pagiging magnanakaw. Tapos sasabihin mo ikaw si Kristo? Sino ang ginagago mo? Lokohin mo lolo mo. Huwag yung mga Pilipinong namulat na sa katotohanan dahil kaming lahat ay natuto na sa mga kasinungalingan ninyo, mga katarantaduhan ninyo. Abay, kayo lang ang kumikita ay. Kayo lamang ang laging ano, talagang nabubusog. Abay, puno ang pera nyo sa bahay ninyo ay. Abay, mamahagi naman kayo. Itong si Kibol, yung mama nito sa panluloko niya, abay. Sino ba namang hindi matutuwa? Anong Panginoon ay kasama na natin dito sa ating bansa? Abay, malaman-laman mo ay gumawa ng krimen doon sa ibang bansa?
Ang kaso ay special pa, right? Ba? Eh, ewan ko lang itsura nito ni Kibuloy pag ito'y nasa kulungan kung sasabihin pa niya, siya ang only one son of God. Pag sinabi niya yun doon sa loob ng kulungan, ewan ko lang kung hindi lumuwag ang puwet nito. Mga kababayan, dito natin makikita kung sino po ang mga tunay na talagang maka-China. Dahil sigurado ho, ang didepensa dito kay Duterte ay yung mga senator na maka-China at yung kaya niyang padilain sa kanyang puwet. Puwet. Diba? Sigurado ako, kakampi dito itong si ano, Robin Padilla na dati hinahangaan ng inyong lingkod. Pero ngayon po, tinatakwil ko na at niminsan, lahat po ng pelikula nito, hindi ko na pinapanood. Pag nakikita ko po yung lumalabas sa TV yung pelikula niya dati, abay nililipat ko na ho agad. Dahil yun po ay punong-puno ng kasinungalingan, magaling lang ho siya sa ano, sa pelikula. Pero sa totoong buhay, abay addict talaga. Walang kwenta. Sa lahat ng naging senator, ito na ang pinakabobo. Bobo. Walang ginawa kundi magbaon ng suklay at ipakita sa ating mga kababayan kung paano niya sinusuklay ng kaliwat kanan ng kanyang bigoteng. Oh, biro mo. Tuntua sa bigote niya. Yung bigote niya, yung bigote ng demonyo. Oh, nahihiya nga sa kanya si Hitler. Kung buhay pa si Hitler, mahihiya sa kanya si Hitler. Dahil sa tulis ng kanyang ano, bigoteng. Abay, kagaling naman itong kung ano na to, Senator Nere. Feeling niya eh, nasa pelikula pa rin siya. Feeling niya, madadala niya sa kanyang kadramahan, sa kanya. Abay, maghulos diliho kayo sa susunod na eleksyon. Itapon niyo na po sa kangkungan niyan. At malaki-laki na rin, bilyon-bilyon na rin naman na nakukulimbat nito ni Robin Padilla. Na? Sayang lang ang pasweldo natin dito sa taong ito. Walang alam, wala nang isang ni isang batas. Wala siyang nagawa. At paano gagawa ng batas yan? Eh, gumawa nga ng batas sa sarili niya, hindi siya marunaw. Oh, hindi nga niya kayang turuan ng sarili niya. Ang dapat lang gumawa ng batas, yung mga matitinaw. O, sino makakagaya kay Trillanes na nakagawa na napakaraming mga batas? Kaya nga maraming nagsiselos kay Trillanes eh. Dahil siya lang ang katangi-tanging senador na nakagawa ng isang katutak na batas na sinang-ayunan ng lahat sapagkat maganda ang kanyang pagkalatag. Maganda yung kanyang pagkaano. O, isa po yan. Bakit marami nagsiselos kay Trillanes? Dahil no, napakaganda ng kanyang mga ginawang ano, plano para sa ating bansa. Naayaw naman itong mga mandarambong. Ayaw nila na may magandang sistema sa bansang ito. Kasi pag gumanda ang sistema ng ito, bisabi, mawawala na po itong mga magnanakaw na ito. Gumawa po ng batas itong ating napakahusay at napakatalinong senador, Trillanes. Kaya lang hindi sinangayuhan, kahit napasa na, na ano na, napirmahan na ng Pangulo dahil tama, maganda, hindi po nagustuhan ng mga senator na korap. Eh, lalo ng mga congressman na korap. Mawawala na po sila ng ano eh, pagkakakitaan. Hihina yung negosyo nila. O, lumalayo na naman tayo. Sinabi na ngang si Digong yung pinag-uusapan natin eh. Ang kulit nyo naman. Oh, maniniwala po ba kayo na itong si Bataw, malamang 100% kahit hindi na natin hulaan, kakampit-kakampito at malamang yung mga tanong nito, papaburho dito kay Digong nyo. Malamang ho yan, lalo na itong si Bonggogo, Manggagago. Itsura pala ang talagang masasabi mo ng hindi Pilipino. Mukhang tagaluto ng tahong doon sa China. Tignan nyo yung itsura, parang nalaglag na mangga. Nakakita na ba kayong mangga na nalaglag? O kung hindi pa ako, nakakita na. Huwag nyo sabi hindi kayo nakakita, si Bongo na nga eh. Hindi ko alam dito kay Bongo kung saan talaga pinanganak ito. Pero halata naman sa pagmumukha niya na siya ho'y lahing chinong. Siya po ang umakit at nag-inganyo dito kay Digong nyo na pumanig sa mga Chino at sakupin na ng China ang bansang ito. Yung alalay niya na yan, yan po yung ano eh, kumbaga yan po yung masamang ano, anghel na nag-udyok dito
Kung may masamang nagpapakilalang Diyos, anak ng Diyos, mayroon naming masamang anghel, si Bongo Puyong. Yung masamang Diyos na anak, ito naman si Tiboloy. Yung mga alagad niya na talagang mukhang demonyo, ito na si Robin Padilla, si Bato, na kailanman ay hindi na tinubuan ng buhok. Paano tutubuan ng buhok? Eh wala rin bang ibang inisip kundi makapagnakaw? Huwag kayo maniniwala dyan kay Bongo. Magaling lang huya mag-imbestiga sa iba. At naniniwala ako pagka nagkaroon ng investigasyon dyan sa Senado tungkol sa mga katiwala ni Digong nyo. Ha? Hindi po yan makakapagsalita tulad ng mga ginagawa niya doon sa mga naunang mga investigasyon. Nakala mo kung sinong correct. Hindi yan makakapagsalita. Hindi niya kayang gawin kay Digong nyo yung ginagawa niya kung na kung saan binabara niya. Panoorin nyo. Hindi yan makakapagsalita at malamang hindi yan umaten. Isa sa pinaka-challenge natin dito, makikita natin. Isang challenge to sa isang senador. Ito kay Amy Marcos. Tingnan ho natin kung ano po ang magagawa ni Amy Marcos at kung ano ang kanyang sasabihin. Kung kakampihan ba niya itong si Digong nyo o kakampihan ni Amy Marcos ang taong bayan na inapin ito ni Digong nyo. Kaya nga, papipiliin natin si Amy Marcos. Mamili ka. Yung pagiging magkaibigan ninyo ng mga Duterte o yung kapakanan ng bansang ito na umaasa ng tunay na paglilingkod ninyo. Ha? Hindi kami mga bulag. Ngayon, Amy Marcos, isang hamon ito sa iyo. Alam ko, isa ka sa hawak sa kaso dyan o sa pag-iimbestiga dito kay Digong nyo. Dito makikita ng taong bayan kung talagang mahal mo ang bansang ito o mahal mo ang mga Pilipino o mahal mo lang ang mga Duterte dahil mga kaalyado ninyo. Ha? Mga kababayan, dito na po natin makikita. Titignan natin si Raffy Tulfo kung anong sasabihin niya. Titignan natin iba mga senator kung talagang sila ay makabansa o talagang panig sa mga Pilipinong naaapi ng mga abusado, mga politiko na ginagamit yung kanilang mga kapanyarihan para lang magpayaman. Mga kababayan, titignan ho natin. Maging doon sa Kongreso. Eh sabi ni Bongo eh, handa na doon umatin itong si Digong nyo. Makikita natin kung anong gagawin ng mga congressman. Eh baka na naman mamaya eh. Magalang nang din kayo pagka hindi nyo kaharap si ano, si Digong nyo, pagkaharap nyo na eh. Mukha kayong mga santaw na hindi pa nakakagawa ng kasalanan. Mga kababayan, malaking challenge ito, lalong-lalo na po sa panig ng mga congressman at ng senator. At dito po natin makikita kung sino talaga ang kanilang bossing. Tayo bang mga Pilipino? O itong si Digong nyo? Makikita ho natin kung sinong papabura ng mga senator na ito. Ha? Kung ang mga Pilipino na pinaniwala nila na mas importante ang bansang ito at mga kapwa natin Pilipino o importante ang isang tao katulad ni Digong nyo. Eh mas maganda ho sana kung total, parang nakikita ko po kasi ganito eh. Hindi ba't binanatan natin si Digong nyo dito? Dahil sabi ko nga, kung talagang umiiral ang justice system sa bansang ito, bakit hindi naiimbestigahan si Digong nyo? Bakit hindi humaharap si Digong nyo sa korte? Siguro, kaya naglakas loob na si Bongo ay haharap na sa Senado at haharap na sa Kamara para sabihin lang ng ating mga kababayan na gumagana na ang justice system. Pero ang mangyayari dyan, dahil pumayag na nga siya, para pakita lang sa ICC yun na may justisya pa rin sa bansang ito. Pero pakita ang tao lang ho yan. Maniwala kayo sa akin. Palusot na lamang ho nila yan. Pakita ang tao na lamang ho nila yan para po sabihin ng ating mga kababayan na gumagana na ang justice system. At walang kahit sino man ang mga politiko sa ating bansa dito na hindi kayang ripasuhin ng husgado o ng kamara o ng senado. Pakita ang tao na lang ho yan. Para ho, ma-attrust yung ano. Kasi, alam mo ni Duterte, nabanggit na nga ho natin dito na papasok na ho ang ICC. Para ho hindi makapasok ang ICC, aatin na ho si Digong nyo. Kahit pa paano, meron po siyang chance na kampihan siya ng mga senator niya na iniloklok niya. Kagaya ni Bato, ni Robin. Hindi naman ito magiging senator. Ano bang alam ni Robin Padilla? Ginamit lang naman ni Robin Padilla yung kanyang pagiging artista. Ito naman mga Pilipino, dahil nga artista, nagpagoyo naman sila. Isa na ako dun.
Wala tayong magagawa, nagoyo tayo. Ako pa ngayon nagsabi dito sa ano eh, pag may Robin sa Sinaro, may pagbabago. Ang nangyari ho, nung nakapasok na, pag may Robin sa Senado, hindi lang bobo, manggagago. Ay, wala tayong magagawa eh, talagang, pero wag na natin ulitin. Tama na yung nakaisa sila sa atin. Wag na natin kaya ang madalawahan pa tayo. Gayo ng mga Duterte, ang gagaling magsiarte, ang gagaling magsalita, ang gagaling magsidrama. Eh, makikita mo yung katotohanan sa mga ginagawa nila. Ibang-iba doon sa sinasabi nila sa mga ginagawa nila. Kaya kung ikaw ay talagang hindi tanga, huwag ka na magpadalawa. Sikapin mo na hindi ka na magoyo nila. Gamitin mo ang iyong tenga at mata. Huwag mong hayaan na ikaw ay magmistulang inutil sa harapan nila. Baka matulad ka sa kanila. Mga kababayan, malamang ho, pinag-isipan ho digong nyo, pinagplanuhan na ng mga senator yan para hindi makapasok dito ang ICC, pangulong demonyong ano, digong nyo. Umatin ka na, papatawag ka namin kunyari sa Senado at saka sa Kamara para sabihin ng mga Amerikano, sabihin ng International Criminal Court na gumagana ang justice system dito. Sinang niloloko nyo? Ngayon nyo lang ipapagana yan, napapasok na ICC? Ano kayo? Multo? Huwag nyo nang gaguhin ng mga Pilipino dahil alam ni Pepanyo ang mga estilo ninyo. Hindi na kayo makakalusot lalong-lalo na sa programang ito sapagkat kami ang pinakamagaling mag-imbestiga lalong-lalo na sa mga katulad ninyo. Ang laki ng mata ko. Kasing laki ng mata nyo. Para hindi klaro, magsalamin tayo. Eh, may handa naman ako ditong salamin. Oh. Kaya lang, nagmumukha kasi ako na mamalimos sa kalsada. Oh. Mga kababayan, dito po natin makikita. Makikita din po natin kung ano po ang magiging reaksyon nitong ating Pangulo. Kung saan siya papabor, sa mga Pilipino ba na inabuso ni Digongyo, o dito sa mga kakampi niya di umano na siya rin ang humihila sa kanya para masira siya bilang Pangulo. O dito siya kakampi sa mga Duterte na kung saan lihim siyang binabaksak, hinihila pababa. Mga kababayan, hindi po tayo nagsasabi dito para lang humanira. Ang lahat po ng sinasabi ko dito ay sinabi na nung buhay pa po ang ating minamahal na Kapersi Lapid. Inuulit ko lang ho yung lahat ng kanyang mga sinabi nang maalala ho ng ating mga kababayan ang kanyang sakripisyo, ang kanyang mga sinasabi ay totoo at walang halong kasinungaling at walang halong paninira sa taong katulad ni Digongyo. Kinakailangan ipagpatuloy ni Pepanyo Labrador ang sinabi ni Kapersi Lapid nang sa ganun mabuksan ang kaisipan, mabuksan ang mga pananaw ng ating mga kababayan sa katotohanan. Na hindi lahat na nagsasabi sa programa katulad dito ay nagsisinungaling o naninira lamang. Ito yung programa na kung saan sinusundan ang lahat ng mga sinabi ni Kapersi Lapid nang mamulat ang ating mga kababayan sa katotohanan na ang bansang ito ay pinagnanakawan lamang ng isang politiko na kung saan walang ibang iniisip kundi magpayaman sa pamamagitan ng kaban ng bansang ito. Kung maalala ninyo, walang pagdadalawang isip sinabi ni Kapersi Lapid ang lahat-lahat ng kanyang nalalaman nang sa ganun mabuksan ang ating puso't isipan sa katotohanan na tayo niloloko lamang at tiniling lang ng mga politikong magaling magsidrama. Mga kababayan, sana ho makapasok ng tuloy-tuloy ang ICC at doon po natin makikita na walang bias. Alam mo natin, kakampihan at kakampihan ho ni Bato, kakampihan at kakampihan ho ni Robin, kakampihan at kakampihan po ng Maka Duterte, hindi nga po ako tiyak eh. Baka pati ito si Rapi Tulpo. Dahil iniidolo nila ang mga Duterte. Malamang, hindi rin ito aatin sa hearing. Si Bato, hindi rin yan aatin sa hearing. Ganoon naman ang ginagawa nila, di ba? Tingnan nyo yung panahon ni Tevez. Although si Bato ang humawak sa hearing, pero may mga bagay doon makikita mo talaga pag-aaralan mo. Bias. Pabor lagi.
sa mga Tevez yung mga reaction ni Bato. Mga kababayan, tingnan nyo kung paano na naman po ang gagawin ng mga Duterte. Estilo po nila yan. Kung talagang meron justice system dito sa ating bansa, sana noon pa. Nung panahon na tinitira, binabanatan, at talagang hinahayag ni Trillanes o ng ating ginagalang na Senator Trillanes ang mga kabulukan, mga kawalangian, mga kahiyupan, mga kademonyohan ng mga Duterte. Ha? Kung talagang meron justice system dito, bakit hindi pinwersa ng Senado o ng Kamara na ipakita ni Paolo Duterte yung tato ng salikuran niya na napapatunay na siya ay membro ng isa sa pinakamalaking triad sa buong bansa o sa buong mundo, na kung saan nagpapakalat ng tuli-tulinadang mga shabu sa lahat ng bansa. Sige nga. Huwag niyo na kami lokohin. Istilo niyo yan para makalusot kayo. Kaya ang hamon ng taong bayan sa ating mahal na Pangulo, okay, may pag-iimbestiga, pero papasukin pa rin ang ICC, sapagkat ang ICC ay hindi magiging bias. At kahit kailan ang ICC ay hindi magiging pabor lamang sa isa, kundi sila ay nasa gitna para magkaroon at magkaroon ng hustisya ang ating mga kababayan na matagal nang humihingi ng katarungan sa mga pang-aapi ito mga Duterte. Kaya mga kababayan, sana ho patuloy po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo ay mayroon tinatalakay sa programang ito. At sana sa ating mga kababayan, lagi po namin sana kayo makakasama sa bawat araw po na tayo ay mayroong pakikibaka laban po sa mga sinungaling, mga hudas, mga demonyong mga politiko na nasa bansa ito. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating ng bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming maraming salamat po.